43 and then jump to 45. Ang sabi dito sa English, the Bible reads, then cometh Jesus with them and to a place called Gethsemane, and said unto the disciples, sit ye here while I go and pray yonder. And he took with him Peter and two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy. Then said he unto them, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep, and said unto Peter, what could ye not watch with me 1 hour? He went away again the second time, and prayed, saying, O Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Then cometh he to his disciple and said unto them, sleep now and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Father, I thank you, Lord, for your word tonight once again. Let your message be alive from this, in Jesus' name. Amen. Kabugtuan ang plano talagahan Ginoo for us is mag-grow tayo sa kaaram, sa revelation knowledge. And sometimes, may ada pagkamakuri ang pagdumara kapag ang mga tao ang Diyos are not growing in identification with Christ. For instance, pipira ka mga anlaw, may da something na discern which nag-struggle ako. My wife doesn't know it. Kasi ang Bible, sabi ng Bible, behold, I stand at the door and knock. Sometimes, ang boses ng Ginoo does not come to us by words, but sometimes in a form of knock. So you will feel the knocking, the vibration, the pressure within, but no words. Ang kailangan mo is to decode. Kailangan maintindihan mo yan. And then ultimately, the Lord made everything clear to me. And I was shocked, one of the revelation I got from the Lord, which I have not intend to divulge to you. Kasi sometimes may mga espiritu nga dere nag-grow. And this spirit is sometimes causing intrigue in our midst. And that's what the Lord showed me. So, I've been asked, when I nag-iniisip ko yan, then I am asking the Lord na na-shock akuhan when sumata ako ng Ginoo. Yeah, son, this is the very reason why. Ito na ihilaba ko ngayon kasi sometimes nagkakaroon ng bad-an istorya. I was shocked because I've been praying for it in support, but it was surprised why it doesn't happen. But because sabi ng Panginoon, ginusto ko to para ma-safe kamo. Ito, totoo man. So anyway, hinumdumi natin kabugtuan, ang kabubuton ng Diyos is ang mga disciples na katulad natin mag-grow ha identity. Ang
suko, pagsuko in spiritual capacity ha atong Ginoo. Identity. Among ani salingan ni Jesus, those who believe in me, the works that I do, shall he do also. Pero you cannot do, not unless, you cannot do the same thing, not unless, may kapareho ka kapag-intindi. Kasi nag-uunaan, pareho ka kapag-intindi, level, kumbaga, the same page. I mean, sometimes, at masyado kung ang worker nga ng pastor, during the same page. Ano? So, amat yan mabukat. And hasta nagpinano, kawayan ito likod, taga din ng tubig. I was receiving revelation from God. Well, anyway, in the word, this is given to me this morning, 4 o'clock in the morning. So, ginhatag niya ako, actually not 4 o'clock, but mga alas 2 siguro. Kaya may sinasya niya, ano mga oras na? Siguro may alaw na. Siguro may i-check ko pa otro ang kawayan. But this has been given. Kaya lang, dirik pahiya, bukos. Binkuha ko lang ang verse. But, and this afternoon na, mga nagre-rest ako, ginano ko na, ginayos. So, ang Diyos wanted us to yung tinatawag level, to experience a higher level of spiritual identification. Kaya tingnan natin, ang Jesus naka-detest niya yung tinatawag nakita ang kumbaga nung pa-evaluation time at iyang mga disciples kapanahon nga hiya hapit na crucified. Ang sabi dito sa verse 36, then he cometh with them into a place called Gethsemane. Ang humanin ni Hira na communion. Kaya nagkatidiyo sa Garden of Gethsemane upo ng iyang mga disciples. So, more or less, dusi anakan to. You know? So, ang sabi niya sa dusi, sit ye here, lingkod ka mo din he. Din nila ka mo lingkod. Sit ye here or stay here. While I go and pray yonder. Kay makanta o magpipray. Gimpalingkod niya ang dusi, pero may ada tulong nga ginpaguhat niya, ginbunyo niya. And they are Peter and James and John, the son of Zebedee. So, bisabihin nakad to ang remaining 12, ang tulog yung bunyog niya, ginunhan, gindara niya nagkaunhan. And then, nagtika ni Jesus na naging masuk-anon. Ano? Even unto death. Tungkol kay hapit na itong time, dakpon siya. Actually, pero nalakang uras, nang dakot siya. So, anong sabi niya hantulo? He said unto them, verse 38, my soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. So, pagkabot ito unhan, ang tulong ng disciples, din pa-stop liwat niya, siya din niya kama, and then, ubani ako niyo ang pag-ampo. Watch with me. And he cometh, kauman ito, verse 14, nag-ampo Jesus, and then pagbalik niya, verse 14, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep. Ginpapaampo niya, ginpapaagman niya para magupudra kan Jesus, makisabay, hapag ampo, pero pagbalik niya, maupay katurong. And he said unto Peter, he kang Pedro ya, take note, hallelujah. He said unto Peter, kanaman mga disciples, kano kay Pedro man? Sa aking primila, ako ang tinitira ni Pastor.
amo ito ng problema pag ang disciple diri the same page. Kasi diri nakakaintindi. Bakit si Peter? Bakit ako? Bakit ako? He said, nakadahi James, nakadahi John, bakit Peter? Yan ang problema sometimes ang disciples pagwaray spiritual revelation. Bakit ako? Kinukrusunodahan ba ako? Hallelujah. Everybody say hallelujah. What could ye not watch with me 1 hour? Ginatubang ni si Pedro, kaya hindi ka ba maka agma? Upo na ako sa kauras. Hello, bato-bato sa langit. He went away again the second time. So, biyaan na lang niya. And then he prayed again. Nag-ampo na naman ni Jesus. Praise God. Na makaruruyag ang magkamayada revelation gift. Kasi didakala nakaka-get. May daka-higher na connection hagino. Pero ang problema, ikaw ang madali ma-misinterpret. Labi na hadtong diri ka pareho mo mga page. Sometimes kung diri ka kapareho mo page, di ka na ka level, mamimiling kay kakampi masumbong ka. Pwede mo wari ka kakayahan magreklamo. Gagamit ka na lang yung tao para hiyan magreklamo. Kasi di mo kaya. Pag ang Christian, Jesus wanted his disciples to develop a higher identity with him. Pero kita, ang siyahan, ang palingkod, ang kaduhan ng katuhin. Palingkod. Sometimes, dear Solanay. And he came and found them asleep again. Everybody say, asleep again. Asleep again. The correction na nun. Sleep again. Di pa yung duman na. Sleep again. Di pa yung duman para mag-agma. Sleep again. Why? For their eyes are heavy. Everybody say, eyes are heavy. Eyes are heavy. Yun ang problema ng disciple pag eyes are heavy. And then, nag-ampoy Jesus, pagbalik niya, verse 45, he came to his disciples, and said unto them, sleep now. Kasi usahay ang pag-interpret. Lisod-lisod na ako ng pastor. And lisod-lisod na ako. Kaya ano, kaya nakaintindi kasi. Mara makamu ang leader, para ito yung maglisod-lisod. Ambo na. And then, ginlisod-lisod. Pero kay Papa, paano kay ginlisod-lisod? Tapos sumbering Diyos, pangaturog na kamo. Kung ginlisod-lisod, dali ka mapakaturogon. Sumbering Diyos, sige, sleep now, katurog na kamo. Take your rest. Talo
iya the disciples, pag-ambot sa iya expectation, isa pa rin siya ang may adapt identification, waray nakaintindihan. That was Jesus. Nag-invest siya para lang magpakaintindi, magkamayada, capacity to discern ang mga butang na ginom. Pero pag-ambot ang critical times, nag-iisa pa rin siya. Waray nakalevel. Then, sige niya, take your rest. Wara good kumasa. Take your rest. Behold, the hour is come, is at hand, that the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. So, kumbaga, ini nga higher level of spiritual identification is an era, tawag ini, ang era, kumbaga, an era paagi is yung paligsahan kapag agma. Paligsahan kapag agma. Kung hino ang makapailo ba pag agma, at tuhiyaan may adakapareho nga spiritual identity ni Jesus, ang magkapareho kang Jesus sa pag-agma, amat to may pareho, nakaabot na. Nag-grow na niya ang identification, spiritual identification ni Jesus. Marama ka mo nga ang leader man nakaka-design ito niya. So, ang mag-istoryahan ha, pero 12 minus 3 para 9. Ang 9, iadayang disignan. Stay here. Kaya ano, kay maaraw ko niya nga dirigod, nakakaagma. Kuribaya kung pinirito na. Kuribaya i-challenge or nasigun na dirigaya. I don't know. Kuribasigun. Yan naman. There are disciples. Pinapalingkod na lahat. Sige, tiyan ka na. Hello? Diyan na lang. And then, maaraw ni Jesus kung hindi noon inaasahan niya, indara niya. Again, may ada, hira, kakayahan, ang problema, mabugat ang mata. Their eyes are heavy. So, katurog niya ako. May kakayahan ang pera mag-agma. Pero, waray nira, they are not determined enough na labanan ang bugat, ang ira, katurog. Hello? Waray nira, tuyo nga labanan ang bugat at ira katurugon kaya katurug pa rin. Ang pinag-uusapan natin mga kabugtuan is pag sinabing watch, diri kay nag-agma nga as in literal, but ang pinag-uusapan it ang pakaintindi natin ang matanan na plano ang Diyos haatong kinabuhi, haatong gitututo, haatong maintindihan ang tanaton. Amo ito ng pag-agma. Amo ito ng tanaton na kikitan. Amo ang tayo na ito nasasabdan. Nga kaupon ang imo leader, ang iya agenda, naintindihan mo yan. Pero naabot ang panahon ang leader, nag-uusahan pa rin. Why? Kay diri kaya mag-iuban ang pag-agma. Anong synonym sa agma? Vision. Ang tuyo ang leader is makukmo ang vision. Ang ibig sabihin, pirmi nakabuklad ang iyong mata. Vision. May daka spiritual vision. May daka spiritual discernment. Pero ang iba, nagdurubunyog lang. Sit down. Diyan na lang.
what now? Are you not following? Diyan ka na. Nakakita yung Jesus, may tulo siya. Okay to. Maasahan. Labi na hininga akong time, mas nakakaintindi yung tatlo. Ang problema, bugat ang mata. Tulog pa rin. So take note, this test is about who will stay awake. Meaning nakaka-discern ang plano ng Diyos. Nakakasabot hanggang bubuhat ang Ginoo. Some be allowed to sit, meaning because of lack of discernment and cannot be in the same page with Jesus. Di ko diyan makaubat, di ko diyan makaubat. Kasi ang hirap pagtanaw, natural. Ang hirap pag-iisip, natural. Iyan ka na lang. Ang ibig sabihin, may adabaya mga follower, mga Christians na follower ng Ginoo. May itong marka kung dinlang puto, bagyan na makuha. Come, hayaan yung marka puto. May mga marka yun. Dida lakuto, bagyan mo naintindihan. May da naman ang uruunhan. Pero utob lalot siya dito. Hindi rin nami-maintain niya. Some Christ shall talk with him. Gadarahon ni Jesus, verse 37. Ano to? Jesus shared unto them spiritual reality of his calling and ministry. Na, gustuhan ko na ma-share, makashare ra, makiambit. Han pag-agma, han pag-intindi, han matanan nga realidad, han iya ministry. Everybody say praise God. Praise God. Jesus, know your limit. And it's hard. And it's hard to bring you to a desired and needed mark and place of intimacy. Sa mga panina, maaram ang leader, maaram ni Jesus ang limit ang kada usa. May da kutubla ni da, and then may da liwat kutubla ni di. Ano kaya kung ang tulo, ginaupo niya dito, dito ko lang, itake na ni Jesus. Katapos sabi ni Jesus, ayaw na laaman. Nakabatihira. Mas lalo maguguluhan niya ra. Mas lalo maguguluhan. Ik mga believer, ik mga worker, nga diri pa nakakaintindi. Usahay makabatihin mga bagay. Iba na kira pag-intindi nun. Iba na pag-interpret nila nun. Kaya wala patakina ni Jesus, diyan lang kayo. Pero gisingan na lang, watch with me. How much more kung gimbon yung Jesus dito katapos, nag-inam po Jesus, grabing agonized. Kira naman sa ring, kalabok, hindi mo kalabok, pamuli na kita. Kaya nga no, kay di rin nakakaintindi. Workers, makakabuhat ka lang. Makakahimo lang ka mapag-work, ang level ang imong understanding. Take note of that. Pag dida lang po ito ba yung understanding, katapos may ada pa unhan na level, pag inistoryahan ka ang feeling na ninyo, makaluman ka. Woo! Katapos masundo ka na. Ibang interpretasyon, ibang mindset. Why? Si Sherkel and Hale doesn't mean na pare-pareho yung 11. Para lamang ma-edukar kang may dangay ang suga dito. Kaya usahay ang atong inuubupan, ang atong natural understanding. Pag-inong ordinary ang natural na understanding, unin na yung paruan niya. Dear, ang natural understanding, ang hindi nung importante, is your spiritual understanding.
natural understanding. To reach a level of intimacy with Christ will make you to be awake. Kung gusto mo makaabot ang level ng intimacy ang Ginoong, kailangan mo awake per me. Ang ibig sabihin, nakaka-intindi ka, nakaka-design kang plano ang Ginoo. Every time mag-off ang imo spiritual man, kapag intindi ang mga buta ng Diyos, mawawara ka na closeness ang Ginoo. Marambakan mo ang atong pagiging worker, diri ang aran. Ha-intimacy. Segunda pa, pastor ang aran. Pastor, I'm a pastor. Maran baka mo, diri nga talaga uras, ang pastor, ganun kaklos na din mo. Diri, maran baka mo, working worker ka na nga, assume ka na close na din mo. Diri, dependent imo kasing-kasing, dependent imo, focus na din mo. Iba ang position mo, ibang title mo. Iba ang actual mo yung tama. Take note of that. To reach a level of intimacy with Christ will make you to be awake always. Awake always. Gusto nyo magamayad illustration? Elisha and Elijah. Sering Elijah, ano akong gusto ang imo double portion? Ano bang tubag ni Elijah? Sumering ba Elijah? Kung may pagtuo ka, no. Ang sering Elijah, kung makitaan mo ako. Ano ibig sabihin makitaan? Discernment! Understanding! Usahay nga ni, waray na kita revelation. Ang atong nala, mindset, natural na na. Waray ka na fresh na revelation ng Ginoon. Kaya ang resulta, behind ka na Ginoo. Pag behind ka na Ginoo, diri ka na makakabuhat. Mapukulangan ka kakayahan hanting kikinahanglan di da Ginoo. Mapukulangan ka na kakayahan hanging kinahanglan di da Ginoo. Ako na ang nakakomfort ako is yung revelation ng Ginoo. Kasi pati mga sekreto pagka-discover ako. Papaka-discover yan. Imagine na lang, sumatan ka yung sekretohan mo. The command, number 3, the command to watch with Christ, verse 38. Meaning, Jesus recognizes the spiritual sensitivity. Ang ibig sabihin ni Jesus is i-activate mo ang imo spiritual sensitivity. Dapat ang imo focus mai-connect, mai-realign, mai-bunyog, mai-tutok didaha Ginoo. Usahay ibang tutok han pastor, ibang tutok han plano han Ginoo buruhaton, iba man ang tutok han mga membro. Siyan nga ni mga worker usahay ibang Iban focus. Ang sabi ni Jesus, watch with me. Pag-urusa kita. With me. Para sa mga, watch for yourself. Maglugarin ka. Ang sabi ni Jesus, watch with me. Dapat ang focus, my spiritual unity. Christ watching because he entered into the presence of God for his calling. Ang paratang Jesus at iya pag-agma nakabukas at iya espiritu ngadtuha at ahamahan ng nag-istoryal at iya concern is at iya calling ng nang plano ng Diyos. Pero ang iya mga disciples ang pinag-iniisip is ang kakapoy ang natural na iniisip.
resulta katulog. Kumusta ka mo? Mga eksuro. They should have resisted slumber and focus on the spiritual scenario at hand. Ira untagin, pinaglabanan ang ira, pagkawaray focus. Ako din niya amo sa akin, dinala ko ng papainom doon, makapang mag-schedule. Kasi asya lagi ako. Diri nagkakaabot kung sama na niya ako. Mamisinterpret ka lang. They should have resisted. Ira ang tapinaglaban. Ang ira katulugun. Katapos dibuksan, difokus nira ira kasing-kasing nganto ha mga gibubuhat ang dino. Find them sleeping, number 4, verse 40. Anong sabi ng Bible? Their weakness made them to be detached from and lose track of Christ's journey. Ang ira kahinaan, amo ini ang nakapautub, ang ira connection ng tukang Jesus. Katapos nawalan na ira, hang ruta na ginhatatahak ni Jesus. Kaya nagsulo na lang ni Jesus. Hira naman, turog lang. Importante niya iyong kabutuan if you want to succeed bilang karamihan namin. Kamit maaram niya kinabuhin. Amen? Hindi ako maaram. Kung iniman nakaka-point ang iyong pinabuhi ang dinitong maaaraw. Kaya nagkataga ako ng away. Kaya nagkataga yung word. Find them sleeping, their weakness, make them to be detached. Detached. Tore na na maka-identify ang plano ang binudida ng Jesus. Para meron makalakutay. And then, nawad at nahiran, marang makamang madali ang pagsubay ang natural na dalan, pero diri masayang ang pagsubay ang spiritual na dalan. Kaya nga may usahay, nag-permit nga sa rin ngayon, kaya nag-amsin ka. Kasi di ka na makakasubay, nawadan kang ruta. Ang kasarin mo lang ako. Ruta la ini nga niya building? No, that's not. May malalim na may misteryoso nga ruta at din papatahak ka ato ng Ginoon. Pag nawanan ka ito, yung suon, katurong ang direksyon mo. Ang ibig sabihin, di sa nagmamata ka, ang imo espiritu na katurong. Meaning, warak ka na intindihan ang mga plano ng Ginoon. Diri lamang ini natural na pagkatulog, but spiritual na pagkatulog. Ang pinag-uusapan din ni mga kabuntuan. Because they are unable to identify with Jesus. Si Jesus na naka-admas siya. Why? Kasi naki-identify siya sa Amahan. Marama ka mo ang Diyos diri nakatulog. Nga maka-identify ka nga na, ya maka-connect ka nga na, han iya revelation, diri kaliwa, tinangaturo. E ang problema ang mga disciples, wala maka-connect kan Jesus, kaya nakaturo dira. Kaya importante ang naka-connect ka Ginoon daw alam para na diri mawawan ang revelation. Their eyes
were heavy. Verse 43. Bakit? Ang problema, ang ibig sabihin niyan, may problema hirahang discernment. Marang baka mo kung anong mata di bungat na. Di ka nakakita. Di ka nakakita. Kaya may magkakamagproblema kay discernment. Pag ang Kristiyano, may problema na hiya, hindi rin pakasabot. Heavy na yan. Bungat na iya pagtanaw ito. Harani na laan iya nakikitan. Harani na laan iya natatanaw. Kasi katurugun na siya. Spiritual, katurugun na siya. Anong dapat buhato ng tanila? They must have resupplies and charge your lights and vision. Di ba? Pag ang cellphone flashlight dim na, anong gagawin mo? I-resupply, i-recharge nira para ang light unta, ma? Permi pag-bright. Ano sabi ng Bible? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Kasi pag magtamad-tamad na ni tayo pag take note of that. Ito nga word ginagamit ko, tamad-tamad. Para unta mo. Murag, kalayuhan ka ba? To stir you up. Pero, ang utong ka lang dito panglingkod, isang kapakalayuhan. Utong yun lang panglingkod. Resupply the charge of your light and vision. This is not about our natural. Hindi na nagkakaproblema ng Kristiyano ang pagwaray. Kasi ang tuyuhan Diyos is permi, sharp, permi, clear ang atong vision. Ang problema naman na atong, nadiri kita, i-challenge sa atong spiritual life. Kaya nga no, usahay kung tukduan kita sa wayon kita, anong inaalagaan natin? Ang atong frustrioso, ang atong garmo. Ang pinapangalagaan natin ang atong natural na pagkatao, diri lubod ang atong spiritual na pagkatao. Kasi kung aalagaan mo ang imo spiritual na pagkatao, diri ang imo natural na pagkatao, mas maukay ka ng imo natural na pagkatao, imo natural na ego. May padaplin. Babasahin ko pa minang kamambalupay. 2 Corinthians chapter 4, verse 8, 11, 16, 17, and 18. Anong sabi ni Pablo? We are troubled on every side. Tanawa na guda. Pag sinabi nga ni, we are troubled in every side, ano yan na iyan na experience yan? Natural. Natural. May trouble every side. Meaning natural. Come on. Kung magamayin ka na trouble every side, ano na iyo reaction? Waray na. Di na maupay reaction. Marang baka mo, ang trouble ang garamito ng Ginoo is direct trouble na tawanan. Ang trouble nila is espirituhanon para may aida mangyari haya kinabuhit. Kasi ang gustong tao, diri iya trumulong. Diri iya hilagdan. Yun ang gustong tao. Untouchable. Parang makihiya ba? Pag na-touch lang, kirong dahil. It will take time para bumuklad na naman. Pastila na. Pero kita aha, unina. Number one, may trouble siya. What else? Perplex. Kanang, para siya nalilisang. Ano pa? Persecuted. Ano pa? Cast down. Ano pa? Delivered and to death. Kumbaga, permila, naninilikha doon mamatay.
Ikaw yan. Ang makaranas mo. Itong katangan, ang sabi ni Pablo, for which cause, ang sabi niya, we faint not. Ay, takong kita pa nito. Di ka nang gaganahan mag-outreach kasi gintrouble ka. Di ka na matuman ang iyong schedule kasi na-review ka. Kasi ang iyong tinamaan, ang iyong natural na ego. Samantala, ipabayaan mo ang iyong spiritual life na amo kong importante. Padayang plan, ha? But though our outward man perish, kitaan na mo. Ano yung outward man perish? Ano yung pagkatao? Ang imo dumug, ang imo ngaran. Si ni Pablo, our outward man perish. Usahay, amin ang aton. Sometimes ang tao is after our image. You are building, you are ginpapagwa po mong imo image. Eh kung na-review ka, di nawawarang image. Di ka nanaganahan. Manumbong ka na. Yet the inward man is renewed day by day. Yun ang importante mga kabugtuan. That your inward man mabag-o day by day. Kasi kung pabayan na ito nga imo, panggawas nga diri kulang disiplina, diri mababag ang sulod mo. Tekno, kay ano kay nag-ingon ana si Pablo? Kasi waray nag-training kan Pablo. Kaya dito yung training at iyang mga eksperyensya. Pero kung ikaw under training, mabagsak ka dito ang Galacia. Ano sabi ang Galacia? Pag bata ka pa, under governor ka. Diba? May kanyang dumami yan noong mga panahon. Bisang kaanak ng Diyos, kung bata ka pa, ipapailarong kahing gobernador. Amot mag-govern na iyo. Kung may trainer ka, eh kung wala, parang kang Pablo, ato ka lang ito. Ala, grabe, imo kahintang. Parwa ako, wala nag-training nga ako. Ang nga tanang experience ako, dito ako yung train. Dito ako, nahimo ko nga experience, training experience. Pero, ang advantage ni is the inward man is renewed day by day. Tekno, pag diri nga ni kamailong ang imong eksperyensya para i-deal ang imong outward mind na diri na disiplina. It imong spiritual life, diri man tayo itong magpaprosper. Diri man tayo itong magpaprosper. Kaya hanggang katurong ka lang, hanggang lingkod ka lang. What do you mean by lingkod? Diri kayo imong anang alingkuran. Ang ibig sabihin, naka-standby ka. Kay waray ka, di ka nakakaisip yung paplano. Wara ka idea man naiisip. Kaya, idle ka. Wala kang ginagawa. Maraming Kristiyano yan nilang panahon. Walang ginagawa. May physical na ginagawa. May natural na ginagawa. Pero walang produkto nga para ginagawa. They are sitting, spiritually sitting, Christian. So, sabi ni Pablo verse 17, our light affliction, which is but for a moment. Sabi ni Pablo, damo na itong problema. Pero para iya, light affliction. Magaan lang, magkapagsakit. Pero sayang mga Kristiyano, na pagsabihan mo lang, big deal na sa kanila. Big deal na sa kanila.
meaning nagkaganan sa lugod niya. Were worked for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Kumbaga, nataas doon ang iyang karas. Christians, pag di ka nga ni mailog ang training ang Ginoo, mababa ninyong karas. It Christian lang, it worker lang na nataas ang karas. Ito na ilog ang training ang Ginoo. Take note of that. Para uni na maaraw ka ng dadat na ngayon. Pag-abot nito nga tayo, hindi ka na mag-question, karang na ganito lang ako. Alam mo na ngayon, i-recall na lang itong gabing ito na pinag-usapan natin. Yun ang advantage ng prophetic. Sinusumatang kagadaan, siguro 10 years before or 5 years before. Sinusumatang kagadaan, para pag-abot itong matay, di mo na mag-blame ang bisagin mo. Maharam ka na ang mangyayari ang buhay. Nakuha nyo? Pero kung gusto ka diribis makaagi ito, ang bubuhatin mo is mag-repent. Verse 18, while we look not at the things which are seen. Usahay ang inyong pinapukusan natin ang mga butang na nakikita. Mga butang na kinikita. Ang inaatupag natin. Diri ang mga butang na diri nakikita. Dapat ang inaatupag natin ang mga butang na diri nakikita. Diri ang butang na nakikita. Hello? Nakuha niyo? Adan ita iyo. Basta gi sumatan ka kami. But at the things which are not seen, yun dapat. For the things which are seen are temporal. Halla, inandamay, pero natural lang ang pangandam. Christian yan ang panahon ang pangandam dapat, ang spiritual na pangandam. Ang spiritual na pangandam, diri ang natural na pangandam lang. For the things that are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Point number 6. Found them asleep again. Pagbalik ni Jesus, nakita niya ang mga disciples, katulog lang gihapon. Ang ibig sabihin, waray lang gihapon mag-increase an era spiritual vigilance. Waray mag-increase an era spiritual vigilance. Kapira ka naging gising ni Pastor. Kapira ka naging gising ang imo leader. Kapira ka naging gising ang pulungan Ginoo pag balik ka katulog ng diha. Ang kaupay ki Elisha, amin siyang panina, ki Elisha na kaya niya pag-ilog kaupo ni Elijah. Imagine ka lang, amo ito ng pinakakaiba. Si Elijah lugod ang leader na siya rin. Elijah, dyan ka lang. Sino na siya, dere ako, mamunyog lang. Yung kaupayin disciple. Kaupayin disciple. Dita ka lang, mabun na ako! Bakit? Kasi may nadidiscern siya. Pero kung nakaturog ito, saying, thank you, Pastor. Dito lang ako. Salamat. Naintindi ka ako. Naku. Magpasalamat pa kaya nakaintindi daw. Naruruyag lang katulog. Pag-abot dito mag-Gilgal,
Betel. Diyan pa lang. Okay na to, Betel na to. Wala ko. Nag-injure. Everybody si injure. May na ba kami injurance? Spiritual injurance. Hello? Ah, madami importante ang suon. Spiritual endurance. Gilgal means place of circumcision. Ah, madami ang time na nasa samaran ka. Nagkakamayada ka fresh na conviction. Yung pagsama doon circumcision is we are not, in the nasa New Testament, we are not circumcised naturally. But we are circumcised spiritually in our heart. Nakumbiktar ka na. Magsaring, ano, di na ka nalang, naulang ka na kasi, diyan ka nalang. Kudla ako, anong kaupay ito? Pag-abot dito, place of intimacy, communion, makikipag. Linger hagin mo. Diyan ka lang, makata ko Jericho. Pudla ko. Christians kabuktuan punta sa ganito nga in klase endurance. Nailog ka, magmaginaubod. Nailog ka, maging close hagin mo. Nailog ka, convictor ang hagin mo. And then, nailog ka na i-perfect ang mga plano ang ginawa yung ginagawa. That's Jordan. Everybody say praise God. Praise God. That's number six. Inong dumimid ang paagi ang pag-injure. Ang paagi palagi pag-injure is may edakagun, decision nga maghulat ka ginawa. They not wait upon the Lord. Ito nagmulat ha Ginoo. Ang una nga mga time, nagulat ang pag-uras. Sige lang kita. Magtulong uras na ba? And pera ka mga bulan. Kasi nga ng Ginoo, ay pagulat ang uras. Pagulat ka ako. Christians, kung napag-prayer mo, uras ay hindi mo ginulat kung matapos. Diri ang Ginoo ang imo gibulat. Kahuman ang imo oras, ang imo kusog ay sila gihapon. Pero kung ginulat mo ang Ginoo, ang imo kusog mangudugan. Ito na ang marisyo. Time to rest. Hallelujah. So, matingala. At tumatayang tika ang gimbunyo gira ni Jesus, nga da ang yakan ni Jesus, take your rest. May na nangyari in the spiritual realm. Pero wara hirang makabulog. Wara hirang maimbul. And then, pag-rest. Pare-pareho nag-rest. Tama? Di ba nag-rest doon ka mo? Adi ang marisyo, kahuman ang pag-rest. Ano mangyari? Si Jesus, nag-rest diwa? Tama? Hira, disciple, nag-rest diwa? Pero Jesus, nag-agma, hirawara, nagkaturog lang, dubli na era, nag-rest pa, nagkaturog pa. Oh. Si Jesus, nag-agma, and then nag-rest, katumakla iya, sakripisyado. Hanaw mabot ang nag-aristo kang Jesus, boom, kagira, kaya ano, kaya waray magwat. Ang Kristiyano na perdido, ang rason ito, hindi maaaraw magwat. Si Jesus, hiya pa ang di-aristo, hiya pa ang kastigo. Kumpiyansa ang kiyaway, nasitil niya ang iya pagwat. Guti ay la, at imo problema na siguro, schedule. Palpak ka na, schedule pa lang. Asa'y pabakong delikado ng mga butang.
kuan ya. Kaya dili ka na ilo, boy. Kasi wala kang mag-agma. It mga nag-aagma lang ang papaintindihunan din noo. Tataka din malarong nga ipagsantok ha mga buta nga iha din noo. Nga bisan maabot ang bagyo, mailo ba niya gamot kahilaro? Yun ang gusto ni Jesus, madara ang iya mga disciples. Makabunyog ha iya in spiritual identification. Yan ang itong dapat haatong din ni Maida ito. Ang mga primary workers. Palang manlauman natin itong mga bago. Hello? Palang manlauman natin itong mga bago. Dapat itong primary workers itong may dasuga nito. Kaya pag-abot ang mga circumstansya, mga barug, mga malinawon, gin-aristo na mga malinawon lang gihapon, gimbalbag na makasirin lang yapon, forgive them. Kaya ano, kaya nag-watch siya. Pero ang mga... gusto niyo mapasahan? Matthew 26 verse 31 and 32. What happened to them? What happened to them? Amin ang agendahan yawa. Hato nga time, ha mga disciple ni Jesus. Sige, hinang makauna lang magbasa. Kunya mahigod si Jesus sa mga tinanan, hindi ka mihuna kamang nalang managan o mamiya kalako. Kaya kasulatan na ningon, patiyan sa Diyos ang magbalantay o magkatibulahag ang mga karnero. Magkatibulahag, yun ang agenda. Pero kung nag-watch, hiragi ang mga katibulahag. Babayaan mo yung assignment, babayaan mo ang imobisyo ng iyong mga tao, mawawara. Kaya ano, kaya waray kang mag-watch. Kaya ang nag-diskanso, magkaibang resulta. Hello? Si Jesus nag-diskanso, stable ang resulta. Ang iyong mga disciples nag-diskanso, waray nga nila lang ang problema, nakatibulaan. Pag leader ka, hindi ka maarang mag-watch, mawawalog kanyawa. Anong tawag itong solusyon? Bisugad ka lang, ipaibot ka lang. Haadto ka na haray. Ipaibot ka lang yawa, latos ka na. Christians, aaditay. Amen, mga kabutuhan? Aaditay. Thank you. 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 Thank you